Naging mainit na balita ang pagdedeklara ng Pangulo ng bagong kautusan, subalit ito ay agad na binasura ng pangalawang Pangulo na si VP Inday Sara Duterte. Ang nasabing utos ay tungkol sa pagpapalakas ng seguridad sa mga pangunahing lugar sa bansa na ayon kay Duterte ay hindi naayon sa kasalukuyang plano ng gobyerno. Ang kanilang hindi pagkakasundo ay nagdulot ng kaguluhan at agam-agam sa publiko. Sa isang pahayag, sinabi ni Senadora Amy Marcos na lubos siyang nababahala sa naging reaksyon ng pangalawang Pangulo. Ani niya ang layunin ng kautusan ay para sa kapakanan ng bansa at hindi dapat ito binabaliwala. Kasama niyang nalulungkot ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos na tila na lumo sa kahihiyang dulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal ng gobyerno. Samantala, nananatiling kalmado at determinado si Pangulong Marcos Jr. na ipatupad ang kaniyang mga plano para sa bansa. Sa kabila ng pagsalungat ni Duterte, sinabi ni Marcos na patuloy siyang makikipag-ugnayan at makikipagtulungan upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran ng Pilipinas. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa ugnayan ng dalawang lider ng bansa. At yan na ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses. Mahalaga naman siguro ang integridad ng proseso upang may balik ang tiwala ng mamamayan sa ating sistema ng otisya. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nagtataguyod ng pagbabago, kundi nagbibigay din tayo ng pag-asa na ang ating bansa ay muling babangon mula sa mga sugat ng korupsyon at katiwalian. Naway magsilbing aral to sa lahat na ang tanging daan tungo sa pagprogreso ay ang pagiging matapat at malinis sa tungkulin. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Senior citizens, may bagong silang, may bago ng buhay. Bukas. Anyway, I enjoyed those songs before. Kasi naramdaman ko talaga yung may pag-asa, may bagong buhay. That was panahon ni Marcos Senior. So ito ngayon, magdadalawang taon na si Marcos Jr. Meron ba talagang bagong Pilipinas? May bago ba? Ang awitin is panahon na ng pagbabago. Yon ang title ng bagong Pilipinas hymn. So, nakapaloob sa Memorandum Circular number 52. Signed on June 4 by Executive Secretary Lucas Bersamin by the authority of President Marcos. So lahat, government offices, institutions, government-owned and controlled corporation, every flag raising, required sila na awitin ito, bagong Pilipinas hymn, at saka yung may panata. Okay. So, ano ang purpose nito? Okay. To integrate the recital, ito yung laman ng Memorandum Circular 52. To integrate the recital of the Bagong Pilipinas Hymn and Pledge in the conduct of weekly flag ceremonies subject to existing laws and rules and regulations in order. Ito na, bakit? To further instill the principles of Bagong Pilipinas brand of governance and leadership among Filipinos. Wow! Meron daw principles. Dan tayo mamaya. Principles of Bagong Pilipinas brand of governance and leadership. Okay. Merong isang YouTube channel nag-post nito. It so happened that it is a government DepEd. So, DepEd, pinos nila. Napakinggan ko yung kanta. Okay. I-share ko lang sa inyo. Panahon na ng pagbabago. Kulong-kulong, kapag-ulay ng mahal na ilay.
sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, napakong na rin ang mahal natin kaya. Pagbabago, patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipina. Kaibigan, what can you say? Yung mga kaparehas kong senior citizens, i-compare nyo doon yung may bagong silang, may bago ng buhay, bagong sila. To me, mas maganda yung bagong silang. Ito parang, hindi ko maintindihan, parang promotion ng Department of Tourism. But anyway, ang purpose niyan is to inspire Filipinos to adopt pagbabago yung bagong Pilipinas brand of governance and leadership. Well, okay lang yan yung mag-ano ka ng mga kanta ganyan to inspire leadership, governance. But tingnan muna nila ang kanilang mga sarili. Yung leadership. Ano ang very basic sa leadership is set the example. Parang sa ating pamilya, tayong mga parents o grandparents, gusto natin ang ating mga anak, apo, magiging ano sila na citizens, yung productive, loyal, law-abiding citizens. Dapat nakikita nila sa ating mga grandparents, parents kaya, na sumusunod tayo sa batas, then in the family, may harmony, may unity. Kasi ang mga bata o ang mga sakop, kung ikaw leader, mga follower mo, tinitignan lang nila yung gawain mo. Madaling magpasunod. Basta ang leader, nakikita nila, ginagawa ng leader yung gusto niyang gawin. Okay. Itong leadership natin ngayon, from the president himself, anong klaseng leader itong ipinapakita, anong klaseng leadership itong ipinapakita niya? Ang perception ng karamihan, he is a very weak leader. Sabi nga ni Mr. Tiglaw, Rigoberto Tiglaw, mayroon tayong dalawang president.
So mayroong presidente na binotohan ng 31.6 million Pilipinos. Ang problema, mayroon pang mas powerful sa presidente na binotohan. Alam nyo na, sino yon? Hindi ko na lang babagay, alam nyo na. Na nakikialam. Walang mandato. Nakikialam. May guts, may apog na magsabi na bad shot ka sa akin. Oh, anan ba? Brand of leadership and governance. Another, yung issue on paggamit ng illegal na droga. Hindi niya kayang i-deny categorically. Tinatawa na lang, I will not dignify, ganun lang. Bakit hindi niya masabi na isusumpa ko sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Pilipino, hinding-hindi ako gumamit ng illegal na droga mula noon hanggang ngayon. Kahit yon, sabi nga ni Captain Dado, kausapin niya ang Diyos, silang dalawa ng Diyos at mag-ano. Ganun lang sana, itinay niya yung duda. At kung hindi siya gumamit ng pinagbabawal na droga, bakit hindi niya patunayan sa pag-drug test, yung supervised drug test? Mga ganun ba? Tapos, ito na ngayon. Kumusta? 2 years na ang kanyang panunungkulan. May nagbago ba sa buhay ng Pilipino tungo sa pag-unlad, tungo sa pag-asenso? Ang promise, bayan babangon muli. Bumabangon ba ang Pilipinas o bumabaw? Yun ba yung brand of governance? Corruption. Meron bang nagawa ng gobyerno to fight corruption? Kaliwat kanan ang corruption. Droga. Okay. Mga bibilhin. Kumusta yung promise? 20 pesos per kilo na bigas. Kumusta? Tapos ano pa yung mga sa bagong Pilipinas, walang Pilipino na magugutom. Ano yun? Tapos yung kanyang presidential advisor on power television, ang kahirapan is haka-haka lang, it's just on the mind, imagination lang. Puno ang tawang mga mall, may buying capacity. Yun ba yung brand of governance and leadership? Kaya, anyway, dito sa ano, magbasa lang ako ng comments dito sa DepEd. DepEd na YouTube channel kasi sila ang nag-post nito. Natatawa ako yung mga comments ng mga teachers and ano ng DepEd. Ano ba 'yan? Sabi nila, 'di ba panahon na ng pagbabago? Karamihan nagsabi, panahon ng panggagago. Panggagago. Okay, ito. The national anthem is enough, sabi ng isa. Hindi ko na lang basahin yung pangalan. Ha? This sounds like a propaganda song. The melody keeps repeating. Make sure there is no Dubai or Indonesia shots in this video. Baka matulad na naman tayo yung I Love the Philippines na video. Stop importing, start exporting from local PH. Okay, ano ba? Diyos ko, daming time. Bakit di unahin ayusin problema ng bansa kesa ito? Yung pugo, kumusta na? Okay. Ano ba? Ito na. Panahon ng pagpakagago. Panahon ng pagkakagago. Okay. Sa pang-comment, maganda pa yung mga Christmas at summer station ID ng mga kapamilya at Kapuso Networks. Yes! Ang pangit kaya ng tuno, ang pangit ng pagkagawa itong panahon na ng pagpapakagago ito. Ano pa? Dito sa Sorsogon, may sariling hymn na kinakanta after ng lupang hinirang. Idagdag mo pa ang isang ito
aabutin na ng isang oras sa kakakanta. Parang may singing contest na araw-araw sa buong Pilipinas. O, ito na naman ang panahon na ng panggagago. So, medyo radical itong mga taga DepEd. Wala pa akong nabasang magandang comments. Panahon na ng pagbabagong presyo ng bibilhin. O, napunta sa inflation. Anyway, wala tayong magawa. Yun ang gimmick nila. Eh di, kantahin ng gustong makanta. Kaya lang, bahala na ang taong bayan. Dapat kung kantahin mo yung isang kanta to inspire, yung galing sa puso. Ito, minamandate lang. Wala rin. Magiging propaganda song lang ito ng isang presidente na
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!